Nagbigay lang po ako ng konting thought. Kasi iba-iba, sabi ko nga, laging iba-iba tayo ng paniniwala. So, yung paniniwala natin, minsan nakakausap natin magkaibang paniniwala. So, minsan, mahabang debate. Isa sa mga laging pinagtatalunan kung dapat bang painumin yung kalapate pagkagaling sa race. So, sa akin, ibibigay ko lang po yung ginagawa ko sa ibon ko. Ako po, pagdating ng ibon ko, galing sa race, pinapainom ko. Bakit? Kasi yung ibon natin, kahit na sabihin natin, ayaw natin painumin, pero sa labas, iinom yan eh. Kasi dapat yung pigeon natin, kung lilipad siya ng 300 kilometers, siguro 1 or 2 dapat bumaba sila para ma-replenish yung liquid sa katawan nila. Kung itutuloy-tuloy nila yung biyahe nila, mauubusan sila ng water sa katawan. So, kaya kailangan nila. So, other pansier, tinuturuan nila na huwag uminom yung ibon nila eh. So, nagbibigay sila ng tubig. Sa umaga, tinatanggal nila yon, magbibigay sila ng tubig sa hapon. So, pero ako, always available yung water sa ibon ko. Then, pagdating ng ibon ko, sigurado may tubig. Binibigyan ko sila ng tubig with dextrose, with electrolyte, or with honey. So, yun yung procedure ko. Pagdating nila, ano yung naririnig natin dun sa mga hindi nagbibigay ng tubig? Kailangan daw mamamahinga kasi baka sumabog yung lungs. Then, baka magkasakit. Then, kailangan talaga mamahinga para magkaroon sila ng total control muna sa body nila bago sila uminom or merong bad effect sa ibon yung pag-inom. So kabaligtaran nung iniisip ko. So, one way or another, siguro meron silang tama sila. Sa akin siguro tama din ako kasi kung hindi ako tama, baka ngayon pa lang binago ko na kasi baka hindi ako manalo sa race, hindi ako nakakapagpatapos ng ibon, pero yung system ko meron naman siyang nakatapos na ibon, meron naman magandang resulta. Siguro yung iba din, hindi nagpapainom pero magandang resulta. Yan yung maganda sa pag-iibon eh. Walang katapusan, hindi natin alam pa rin kung sino yung tama o mali. Siguro yung mali, yung pagdating ng ibon nyo, late dumating eh, sakalin nyo. Mali talaga yun, kahit sino siguro. Pero yung ibang ideas about pigeon, lalo na yung pagdating ng ibon. Pero sa akin kasi, ang kalapate is kakaiba. Siguro yung sinasabing hindi dapat painumin, reserve natin yun para sa mga manok. Kasi yung manok hindi pwede talagang painumin. Because of composition ng muscles nila. Yung mga pigeons natin, red muscles yan. So, ano yung pagkakaiba? Yung red muscle, nakaka-produce ng energy while gumagalaw, while in motion, habang lumilipad yung ibon natin. While, yung sa manok, is sa white muscle, hindi sila nakaka-produce ng energy kung gumagalaw sila. Kailangan nilang mamahinga. Eh, yung kalapati natin, every 90 kilometers, umiinom yan eh. Sasabihin nyo, dumating yung ibon ko, mabilis, hindi dumapo. Pero malamang natungtong yan, nakainom yan sa malinis. Sabihin nyo, mabagal yung ibon ko kasi nag-araro. Kasi makita nyo, paniputik yung paa ng ibon nyo. Oh. Pero yung may putik o wala, pagdating ng 100 o 90 kilometers, maghahanap na ng tubig yan. How much more kung 200 kilometers or more than 100 kilometers yung lilipa rin. So kaya minsan, ang nangyayari, nandyan na sa nakita nyo, minsan nandiyan na sa kabilang kanto, bumaba pa ibon nyo para uminom. Bakit? Hindi na talaga kaya. Kailangan nilang mag-replenish ng water sa katawan nila. So, pagdating ng ibon mo sa loob ng kulungan mo, ayaw mong painumin. So, sa akin, para sa akin, nababacktrack yung recovery ng ibon mo. Another thought is, pagdating ng ibon, ang hindi lang natin pwedeng gawin is pakainin sila. So, yun yung common sa kalapate. Pagdating, ano yan? Inom, tapos gusto niya kumain. Pero yun, kailangan pagpahingahin natin yung ibon natin
para maging stable yung oxygen level sa katawan niya. Kasi yung pagtutunaw ng pagkain, kung papakainin natin at hindi pa kayang tunawin ng katawan niya, magkakaroon ng, yun yung merong side effect sa ibon kasi hindi gumagalaw yung system niya para magtunaw. So, ang mangyayari nun, madidelay kayo ng recovery. So, isa ito sa mga failure ng pancier. So, siguro whether papainumin or hindi, kayo po yung makakapag-judge. Pero ang sa akin po is ako talagang pagdating ng ibon, umiinom yung ibon ko, pinapainom ko yan, nakaready na po yung water para sa kanila. So siguro mahaba pang debate, pero try nyo.